수산 바이러스 수산 Narinig ko na yan. Hindi pa naman tatagalan yung ugali niya. Nako, narinig ko na rin yan. Siya na ata ang pinakabarbado, pinakawalang modo, pinakabastos, pinakatamad na lalaking nakilala ko sa buong buhay ko. Jesus! Eh, ganyan naman palagi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil sa kabila ng lahat ng to, mahal na mahal ko pa rin siya. Patay. Sabi ko na nga, be. Bad boy si Papa? Anong dapat gawin kung ang inyong lover may bad character? Inyo, loko-loko pala kayo. Sota ako to, eh. Pag narinig na yung word na promise... Ang mga batang ito, may bad habits daw. Nail biting at thumb sucking. Paano mo lulutasin? Fashion victim ka ba gaya nila? Pwes, i-makeover kita! Mahal, dumating ka na pala. Lagay mo! Uy, Susan! Saan ka pala? Okay. Hi! Oh, ano problema? Oh, problema? Wala, siya meron. Ikaw? Bakit? Ano problema mo? Wala! Napanood ko na to eh. Siya si Arlene, isang full-time housewife. Eto naman si Kariza, ang kanyang panganay na dalaga. At si Kate, ang bunsong naka-smiling face palagi. Kung titingnan, normal-looking lang ang mag-iina. Pero mga kakaibang habits nila, ang dami pala. Si Mami, type na type matulog sa kutsyong may kulambo. Hindi po para sa lamok, kundi para sa kanyang likod. Nako, yan po ang kanyang kakaibang Kubrick kama na ito namang si Kate ang nakapagmana. Pero bukod dyan, may kakaiba pang hilig ang dalagita. Kapag nanonood ng TV o naglilinis at kahit kumakain, ang kuko niya ang type na type papakin. At di pa dyan nagtatapos ang ngat-ngatan dahil pag ubos na ang kuko sa daliri niya, yung sa paa naman ang kanyang tinitira. Kate, masarap ba yan? Bakit kinakagat mo yung ano mo, kuko mo? Kasi po, ano, minsan po wala po akong magawa, tsaka wala po si mama. Sa school ba nagaganyan ka din? Opo. Pagka tinatanong po ako, wala po akong masagot, kinakagat ko na lang po yung kuko ko. Pasaway, ah. Eto naman si Kariza, dalaga na ay tila nagchuchupon pa. Yun nga lang, hinlalaki ang gamit niya. Feel na feel daw niya ito bago matulog o kaya habang kasarapan ng panonood ng TV dahil para raw siyang hinehele. Kaya lang, dalaga ka na iha. Ayaw mo pa bang itigil yan, ha? Hindi ko po alam. Hindi ko lang po ma-stop yung pagtatamsak. Eh, gusto mo bang itigil ng pagtatamsak? Opo. Bakit gusto mo? Eh, kasi po, dalaga na po ako. Dahil wala na magawa si Arlene, tila pinabayaan na lang niya sa pagngat-ngat at pagtatamsak ang kanyang mga chikiting. Kaya ang ginawa ko mga asin o kaya patis, suka, mga light lang naman yung sa panlasa nila. Pero nung medyo lumalaki na, parang hindi yata nag-i-improve, nandiyang paluin ko yung kamay, medyo sigawang ko na, hanggang sa nagyan ko na ng sili. Dahil hindi ko nga talaga maawat eh. Nako, ang pagbabagong kanyang pinapangarap, tila hindi malalasap. Kaya naman para ang suliranin ni Arlene ay malunasan, dinala namin siya at ang kanyang mga anak kay Dr. Ronaldo Abuya, isang psychiatrist. Dito natutunan ni Arlene kung bakit naging nail biter at thumb sucker ang kanyang mga anak. Ang nail biting o chronic onychophagia ay sanhi pala ng stress, pag-aalala at pagkainip. 28-33% ng mga batang may edad na 7 hanggang 10 ang nakararanas nito. 44% naman ay adolescent at 5% ay may edad na.
Eh, alam niyo bang mas mahilig mag-nail bite ang mga lalaki? At karamihan daw sa nail biters ay matatalino. Matindi nga naman kasi ang pressure sa kanila, kaya madali rin silang ma-stress. Pero ang thumbsucking, mas maagang palang nagsisimula. Akalain niyo bang may mga sanggol na kahit nasa sinapupunan pa lang ng ina, nagtatumbsuck na? Kadalasan daw kasi ang pagtatumbsuck ay nagdudulot ng comfort sa bata, kaya madalas nila itong gawin bago matulog o kapag may sakit. Sa kaso ni Nakariza at Kate, napatunayang boredom at pressure ang dahilan ng kanilang bad habits. Kaya naman ang payo ni Doc. So dapat sa ganito, ginagawa natin sa mga bata, kinakausap ang mga bata. Mas maganda rin kung sa kanila mismo manggaling ang desisyong tumigil na sa bad habits nila. Kasi pag pinilit mo ang bata, ano, mas lalo siya, ano eh, mas lalo nagkakaroon ng stress nga, di ba? So ang nanay, ang dapat gawin ng nanay is to join, ano, no, to join hands doon sa bata, ano. Wapit din daw ang paglalagay ng kung ano-ano sa mga daliri ng bata dahil maaari rin naman daw nila itong hugasan. Bagkus, ipakita sa kanila ang masamang epekto ng nail biting at thumbsucking, gaya ng pagpangit ng ngipin, at gum and mouth diseases na maaaring makuha mula sa marumi o infected na daliri o kuko. Pwede rin magkakalyo ang daliri kung palagi itong nakasubo sa bibig. Mas mabuti rin kung magkasundo kayo sa inyong gagawin sakaling atakihin siya ulit ng kanyang bad habit. Kung papayag ang bata, pagsuotin siya ng guantes o medyas sa kamay para hindi siya maengganyong isubo ang daliri o kagatin ang kuko. O kaya naman, bigyan siya ng mga gawaing gamit ng kanyang kamay para hindi siya magkaroon ng pagkakataong ngat-ngatin ito. Kung maaari, bantayan ang inyong anak para hindi na umulit ang bad habit niya. Effective din kung kakausapin niyo siya bago matulog para ipaalala sa kanya ang inyong kasunduan. Kung wa-effect pa rin ang lahat ng yan. Pwede siya mag-seek ng help ng psychiatrist. Ito, binili ko kayo ng lollipop para maiwasan. Matapos mapayuhan, itong si Arlene, tutok na sa pagpapaalala at pagbabantay sa kanyang mga iha. Unti-unti na rin nalilimutan ng mga dalaga ang bad habits nila. Sa halip, kaya naman itong si Mami Arlene, all smiles na rin. You know, I was doing the first day pop in school, you know, like that. I was very happy. Ibibigay ko sa'yo ang langit, ang lupa, ang bundok aking tatawirin, pati ang mga ilog aking lalanguin, mapasagot lamang kita o ilog. Ano? Sundin kita mamaya? Ano? Okay lang sa'yo? Tulad ka ba nitong si Dana? Isang dalagang Pilipina. Pero ang tipo niyang lalaki, malabad boy Robin Padilla. Iba yung dating ng mga ano, bad boy kasi mas cool silang kasama saka mas malakas yung dating nila kaysa doon sa mga good boys. Astig sa pormahan! At siga sa daan. Yan daw ang choice ni Dana. Kaya't ang kanyang mga nakarelasyon, yung mukhang walang sinasanto at kaya rin siyang paglaban kahit kanino. Parang hindi kanila pahawakan sa iba, yung kanyang-kanya ka lang. Parang sweet yung dating sa akin. Ate, tingin nyo, loko-loko pala kayo, shota ako to eh. Feeling secured ka nga ba sa tipo mong papa? Pero bakit ganito? Itong si Dana, parang tuliro. Sa kasigaan nga niya, napapakita niya yung pagka mainti ng ulo niya, nasisigawan niya ako minsan. Sakay! Sobra ka! Napakalandi mo! Sa susunod na gawin mo yan, papasagin ko mukha mo! Sa sobrang pagkagusto sa taong hindi mag-inoob, tinais na lang daw ni Dana ang paghumura ng boyfriend niyang barumbado. At hindi pa nadala itong si Dana. Sumunod na boyfriend niya, bad boy pa rin, na mahilig naman sa laklakan. Kapag lang muna sa inuman, si Dana, hindi pinapakawalan, nagwawala kahit saan. Hindi pa pilingan. Bakit? Sino ba pinagmamalaki mo dyan? May shota ka ba dyan? Ha? Wala. Tara na, umuwi na tayo sa atin. Hindi, hindi tayo. Hindi pa nga umuwi. Iintindi ko na lang kasi nga. Ganun, mahal ko siya. Ayos
sa ating ekspertong Rizzo Aguilar ng Cosmopolitan Magazine sa kanilang ginawang pag-aaral, karaniwan talagang nahuhulog ang loob ng mga babae sa mga papa na may pagka-bad boy. Madalas, feeling mas mataas at superior ang mga lalaki. Ang babae naman, feeling inferior at laging kailangan ng security na nahahanap niya raw sa mga astig at sigang lalaki. Mas exciting din daw kasi pag magkaiba ang ugali nyo. Kung ang babae, natural na tahimik at pinokumilos, mas masaya raw kung kabaligtaran nito ang lalaki. At ang huli, may mezzanic complex daw kasi ang mga babae. Feeling nila, kaya nilang baguhin si Bad Papa. At aminadong-aminado naman si Dana tungkol sa mga ito. Nagtatagal ako doon sa relasyon na yon kasi naiisip ko din na kaya ko silang baguhin. Kaya kong baguhin yung boyfriend ko, kaya kong baguhin yung ugali niya. Kaya ko siyang hindi maging siga. Sabi pa ni Zo, wala namang masama kung mahulog ang loob ng babae sa isang bad boy. Pero iba na ang usapan kung hindi kanya pinapagrow or hindi kanya pinapabecome the best person na pwede kang maging. Ibigan mo, basta sa akin ka lang. Alam mo, ang kahit anong paraan ng pang-aabuso, lalo na ang verbal at physical abuse, ay unang senyales ng iyong Mr. Right eh Mr. Wrong pala. Ang man of your dreams ay pwedeng maging man of your nightmares, lalo na kung kinokontrol niya ang mga lakad at galaw mo. At pati na ang dapat mong isipin at sabihin, kinokontrol niya rin. Malaking sinyalis din na bad talaga si Papa kung dahil sa kanya, nawawalan ka na ng panahon sa sarili at hindi mo na rin nakikita ang kahalagahan mo bilang isang babae. Dagdag pa ni Zo, kung patuloy na hahayaan ni Dana ang paulit-ulit na ginagawa sa kanya ng mga nakarelasyon, maaari na rin siyang maging violent at abusive. Pwede rin siyang maging masokista o martir. Sus, Dana! Gumising ka na! Para hindi na umulit pa ang pagkahulog mo sa mga lalaking bad boy in and out. Narito ang ilang tips ni Zoe para sa'yo. Kung kakabreak mo pa lang sa isang bad papa, makabubuting magpahinga ka muna sa pakikipagrelasyon at asikasuhin ang sarili. Sa halip na isipin ang insecurities o kahinaan mo, mag-focus ka sa iyong strengths at passion. Magkaroon ng self-evaluation, balikan ang nakaraan at alamin kung ano ang gusto mong mangyari at ano ang gusto mo namang iwaksi. At higit sa lahat, isipin mong okay lang ang mag-isa. Hindi masama ang maghanap ng papa pero hinay-hinay lang muna. Kaya Dana, tandaan mo ito ha? Habang waiting ka pa rin sa lalaking magmamahal muli sa iyo, love yourself muna at sigurado ang mga boys na yan pa ang magkakandara pa sa harap mo. Wow, ganda naman. Eh, ano ba to? Fashion victims. Ay, Charlie Chaplin, ikaw ba yan? Sabi nga nila, di ba, everyone is unique. Kaya ako, may sarili akong style ng pananamit. At yun yung, yung nag-iiba sa akin kumpira sa akin sa iba. Tulad ng pangalan niya, medyo kakaiba kung manamit itong si Sport. Punk ito. Let's do the punk. Let's do the first day punk. Hey, yo! What you doing, yo? Man, hip-hop na hip-hop ako. Ahem, napaka-formal. Di makabasag pinggan si Itay. Oh, saan ang rumble? Wala! Eh di, inuman mo na lang. Pare naman, itagay mo na lang yan. Eto naman ang good friend niyang si Andra. Tulad din ni Sport, medyo kakaiba. Everyday kasi, may motif ang suit niya. Monday, in honor of the Katutubos in Baguio. Ethnic-ethnican ito. Tuesday, wait lang ka Freddy. Jamming tayo. Rakraka na ito. Wednesday, Chinese ba kanyo? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Paki-explain mo nga yan. Thursday, wow! Madonna! Is that you? And finally, Friday, Merry Christmas and a Happy New Year! Expressing themselves ang trip nila. Kaso paminsan-minsan, ang mga fashion pasaway, sumasablay. Mahirap ding mag-ayos eh. Medyo time-consuming. So, medyo gusto ko naman ng something practical na madaling magagawa na ako rin, tas komportable din ako.
Kaya, saka minsan, yung ibang tao din, yung mga stares nila, medyo natutunaw na ako. Susan Pulong! Kailangan nyo nga ng tulong ko. Akong bahala. Dito sa Julina's Fashion Gallery, binisita namin ang fashion icon of the new generation. Sino pa nga ba kundi si Julina Magdangal! Hi, Julina! Hello, hello! Yes, ito si ano, medyo may konting ano lang, konting tulong. Ikaw si Andra. O sige, nabalitaan ko nga po na kailangan po natin siyang bigyan ng iba pong suggestion sa kanyang mga kadamitan. Start! Hindi lang mga damit, kundi sandamakmak na burloloy din ang meron dito. Kaya naman sa pagpili, kami nagkandalito. Ang goal kasi namin, may try naman nila ang mga outfit na kahit ordinaryo, eh masaya pa rin at komportable suotin. Tulad nito. Minsan parang pakaramdam ko yung pananamit, depende naman po yun kung anong gusto ng tao. Taste niya, di ba? Kung saan siya komportable. Kasi kung titignan natin yung suot niya, siguro yung ibang tao mawag-weirdo. Pero carry niya, di ba? Carry niya, tsaka yun yung... Naiintindihan ko po yung feeling niya kasi gano'n ako nangyay. Talagang kinarir ni Julina ang pagbabagong anyo ni Andra. Siya pa mismo ang nagsusuklay sa ating bida. Eh, paasal ka. Makakalimutan ng nanay. Nabastay mo na ako pala. Aba, sumago. Ayon kay Julina, unang dapat isipin pag namimili ng damit ay kung ano ang panahon at okasyon. Itong outfit ni Andra, pwedeng pang pasyal pag daytime. Hindi rin daw importante na sumunod sa uso. Iniisip mo yung kung ano yung babagay din sa'yo? Kung hindi naman babagay, huwag nang ipilit, di ba? Pwede naman pong ibang itsura, no? Na parang ganun din, katulad ng uso ngayon. Pero yung mas bagay dun sa edad, dun sa figure ng katawan, dun sa kung paano niya dadalhin. Bukod sa damit ni Andra, nakadagdag ng husto ang accessories na inilagay ni Julina sa kanya. Siguro depende po yun sa fabric din ng damit, yung style ng damit. Kung naka-formal ka yan, okay po yung may mga pearl. Hinalungkat pa ni Julina ang mga damit na dala ni Andra. Naghanap ng mga pwedeng ayusin para hindi naman super weird ang dating niya. At eto po ang resulta. Binawasan lang ng konti ni Julina, pero ang style, Andra. Pinakilala ko naman si sports designer na si Anthony Nocum. Dito sa Folded and Hung, naghanap ang dalawa ng mga damit na pwedeng gumago sa ating bida. Ano nga ba ang uso para sa mga men? Mostly jeans are low-rise, yung medyo, it's not on the waist but it's lower ang kanya. Fitted shirts, polo shirts and t-shirts. Sa kulay raw, kahit ikay macho, huwag matakot magsuot ng pink. Usong-uso kasi ito ngayon, pati na ang bright colors tulad ng yellow, green at iba pa. Pero listen boys, eto raw ang basic rule. Men should have basic items in their wardrobe actually, a basic white polo shirt. Neutral colors actually, with the white polo shirt, he'll never go wrong. And then with jeans and then khaki colored pants and black, khaki or navy blue. At ang pinaka-importante sa lahat, according to Anthony, dress according to your age, tulad nitong si Sport. Kaya sa puro long sleeves lang, pwede rin siyang magganito. Panalo rin itong white polo and khaki pants. At siyempre, bright colors galore! I mean, dress for the right occasion also. Wear something which you feel you're comfortable with. Wow! Look at that! Gwapong-gwapo na itong ating bida. Saan kaya ang lakad niya? Aba, may hinihintay! After a few hours and a few minutes, eto na si Andra, talagang nagmamaganda! Is that you? Yes, it's me. Really? Ano itong naaamoy ko? Magkaka-developan kaya ang dalawang ito? Panalo! Susan, anong gagawin ko? Aba, inasa sa iyo yan. Talagang mahal mo siya at matitiis mo ang ugali niya. E panindigan mo na, hindi mo na siya mababago kung ano siya ngayon. Yun na talaga siya, magpakailanman.
ito, ma'am. Pero, kung kaya mo siyang iwan, eh bakit hindi? Oo nga. Tama ka. Oh, anong choice mo? Hoy! Wala mo kanin? Tingin kanin! Pakabilisan lang, ha? Eh, di ikaw ang kumuha. Ayan o, kaya mo naman eh. Susan, shopping tayo. Ano ka, shopping tayo? Dali, dali. Hoy, ayun! Sa una! Kaya na, dito, dito. Hindi nga dito! Hoy! Kay Susan tayo!